Ilang mga bagong aligasyon ng sexual abuse laban kay religious leader Apollo Quiboloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasasila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon kay Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan, personal niyang nakausap ang mga biktima na umano'y miyembro ng piling grupo na tinatawag na pastorals. Ito umano'y yung nasa inner circle ni Quiboloy. At the age of 13, they were started to be raped. Kung umalis sila ng at the age of 18, so i-compute natin. Kasi doon naman sa, they are members of the pastoral. Dalawa pala ang pastoral. Isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only. Kwento umano ng mga biktima, nasa edad 13 anyos sila nang maging bahagi ng pastorals. There's a foundation offering them for a free education. So even their mothers, they brought their children, doon sa foundation. The others binigyan naman ng free education, but those who were spotted that fits the standard of Quiboloy, kinuha na niya sa KOGC compound and prepared them to be pastoral, members of the pastoral. Ilang taon na umano ang nakalilipas mula nang umalis sila sa grupo ni Quiboloy, ngunit ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong. Nasa loob pa rin umano ng KOJC ang kanila mga kaanak at natatakot sila sa maaaring gawin ng tinatawag na Angels of Death ni Quiboloy. If there's a violation, halimbawa sinabi mo, na you were sexually molested by Quiboloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Ayon sa Davao City Police, masinsin nilang susuriin ang salaysay ng umano'y mga biktima, pati na ang ilan pang mga record at ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Quiboloy. Iniimbestigahan din nila kung may kinalaman sa mga nagpakilalang pastorals at inner circle umano ng leader ang mga silid na sinasabing nakapalibot sa kwartong ginagamit umano ni Quiboloy na nakita ng mga pulis. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang malinaw na impormasyon tungkol sa sinasabing pastorals na lumutang umano sa pulisya. Umapila rin siya sa mga kinauukulan na iwasan ng mga espekulasyon at mag-ingat sa mga impormasyong inihahayag sa publiko tungkol sa kaso ni Quiboloy. Sina Quiboloy at apat na iba pa ay nahaharap sa kasong child and sexual abuse at human trafficking. Nakatakda na silang basahan ng sakdal sa korte sa Pasig at Quezon City ngayong araw. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.